Good morning! Good morning mga katribo! Ngayon po ay araw ng Webes, March 24, 2022. At welcome po sa paborito ninyong kasalo tuwing umaga, ang Gising Na! Ito ang Omnimedia program na hatid sa inyo ng Daily Tribune at Teleradyo Bandido TV, simulcast sa DZRJ 810 AM. Ako po si Roy Pelobelio. At ako naman si Lia Badillo Crisostomo. Samahan nyo kami mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, upang maghatid sa inyo ng updated and hottest news sa loob at labas ng ating bansa. Kaya naman mga katribo, gising na! At simulan na natin ang makabuluhang talakayan. Narito ang ating mga front page stories na mababasa natin sa pahayagang Daily Tribune at sa ating official website. Sa ating pong banner story, Sara sticks it out with BBM. Ayan po ang pahayag ni Davao Mayor Sara Duterte matapos po ilang mga opisyal ng partido niya, ilang mga kalyado nagsusulong ng tinatawag na tambalang Rosa o Robredo Sara. Ayon po kay Mayor Sara, siya ay isang babae at opisyal na pinapahalagahan ang tinatawag na commitment and word of honor. Kaya isa lang kanyang kandidatong presidente at yon ay si dating Senador Bongbong Marcos. Ukraine's TV progress stopped in one day. Ito po yung resulta po ng nangyayari pa rin continuous na conflict between Russia and Ukraine. And hopefully po matapos na po talaga ito mga katribo. Sa karagdagan nating balita, 4-day work week needs exceptions. Yan po ang payag ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. Ayon sa kanya, hindi nila tinututulan ang 4-day work week dahil talaga namang ito ay makakatulong sa pagtitipid ng ating mga produktong petrolyo na ngayon po ay lalong sumisirit pataas, lalo na po ang mga presyo sa world market. Pero ayon sa kanya, mayroon ding mga industriya na nangangailangan ng dire-diretsong pagtatrabaho. Kailangan daw po maging flexible ang arrangement para mas matuloy po ang ating pagnanais at dire-diretso ang ating programa para muling pabangunin ang ating ekonomiya sa kabila ng matapos ang 2 taong pananalasa ng COVID-19. Cavite welcomes Uniteam. Nueva Ecija surprises Lenny. Ito po yung mga kanya-kanya pong mga suporta ng ating mga presidential balls at ibang mga political parties. Sa Cavite ho, na-welcome po ang Uniteam. Sa Nueva Ecija naman po ay na-welcome si Vice President Lenny Robredo. So kanya-kanya po talagang mga punta ang kanilang mga supporters and hopefully magtuloy-tuloy po ito peacefully mga katribo. Sa karagdagan nating balita, a vindication for Duterte ayon ko po kay PCO Secretary at concurrent presidential spokesperson Martin Andanar. Ayon po kay Secretary Andanar, ang ating mga kalagayan ngayon kung saan patuloy pong bumababa ang kaso ng mga COVID-19 ay isang vindication o ika nga pagpapatunay na tama ang diskarte ng administrasyong Duterte sa paraan nito ng pagsugpo at pag-address sa problema ng COVID-19 sa kabila po naman sa ibang bansa po naman ngayon ay sumisirit ang mga kaso. Ayon sa kay Andanar, ito ang nagpapakita na tama ang estratehiyang inadapt ng administrasyon laban sa COVID-19. Chris Bernal's acting on Artikulo 247 Spotlight. Dito po si Chris Bernal ay siya ang legal wife dito po sa serye na ito. At talagang magaling naman ho talaga lahat ng cast. So sana ho lahat ho ay manood dahil gawa ho ito ng mga Pilipino. At sa ating pong balitang tarsito mga katribo, pinamagatan natin ngayong Return to Sender. Aba, parang kanta ito ng isang grupong popular, ang Beatles. Pero hindi yata ako sigurado kung Beatles ngayon. Parang isang kanta yan. Pero yan po ay karaniwan ding ina-associate sa mga sulat na pinapadala, yung Return to Sender. Pero mukhang hindi po yan ang istorya ng tarsito sa araw na ito. Kung gusto nyo malaman kung bakit, aba, bili na lang kopya nyo ng Daily Tribune sa araw na to. Marami po kayo makukuha ng kopya niyan sa National Bookstore, mga paborito ng newsstand, sa mga coffee shop, at maging sa Family Mart. Ayan, samantala, matapos po natin ihatid sa inyo ang mga pangunahin at front page stories na balita,
sa Daily Tribune. Sa pahayag ng Daily Tribune, ihati din namin sa inyo ang pangyayari sa labas ng ating studio. Kaya narito ang ating Angkas News Squad reporter, walang iba kundi si Brad Daylight. Pasok Daylight! Happy Thursday morning mga katribu, lalo na po sa loob ng studio natin. Happy Thursday morning po sa inyo dyan. So dito naman po tayo ngayon sa lungsod ng Caloocan. Nandito po tayo sa Monumento. So all goods ang traffic dito at walang ganong pagsikip at maayos ang daloy ng traffic ko. Sa mga papublikong sasakyan, okay din po. At ang mga pasahero natin ay medyo marami na rin sa oras na ito. So, sa number coding naman po tayo ngayon, mga sakyan naman na ang plaka ay nagtatapos sa 7 at 8. Makita naman natin na maaraw at may kaulapan po ang panahon, pero huwag pa din magbaka siguro. Magbawon pa rin po tayo ng ating mga payong at kapote dahil po sa bandang hapon medyo nag-uulan. So, dahil alert level 1 na po tayo ngayon at mag-ingat pa rin po tayo, huwag kalimutan ang ating mga face mask, ang ating mga vaccination card at lalong-lalo na ang ating mga health protocols. At ayan po ang latest na traffic update mula dito sa lungsod ng Caloocan. Andito po ako sa sentro, andito po ako sa monumento sa lungsod ng Caloocan. At ito po ang inyong Angkas News Squad reporter, ang po si Daylight. Nag-uulat para sa Gising Na. Balik po sa inyo dyan. Thank you Daylight, ingat ka dyan. Ngayon naman, alamin natin ang ulat na hatid ng ating field reporter na si MJ Blanca Flor. Good morning, MJ! MJ? Andiyan ka na ba? Iniyaga na ng Commission on Elections ang tanggapan ni Vice President Lenny Robredo na ipagpatuloy ang mga programa nito kontra COVID kahit panahon na ng kampanya para sa mainline elections. Inanunsyo ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia kahapon ang desisyon ng COMELEC and Bank na bigyan ng exemption ang ilang pandemic projects ng Office of the Vice President sa umiiral na spending ban bilang konsiderasyon na rin sa patuloy na banta ng COVID. Ikinatuwa naman yan ng OVP na nagsabing hindi dapat matigil sa panahon ng kampanya ang mga programang nagbibigay ng tulong at pag-asa sa mga Pilipino. Matatanda ang ipinatigil ni Robredo ang mga programa ng kanyang opisina nang umarangkada ang kampanya noong Pebrero. Pero nagpetisyon siya sa COMELEC na pahintulutang ipagpatuloy ang pagsasagawa ng libreng antigen tests, bakunahan at online medical consultation upang matulungan ng ating mga kababayan sa gitna ng pandemya. Samantala, nangampanya kahapon si Robredo at katandem niyang si Senator Kiko Pangilinan sa probinsya ng Tarlac, kilalang baluarte ng mga Aquino. Sa isang talumpati sa bayan ng Moncada, ipinagmalaki ni Robredo ang ilan sa COVID projects ng kanyang opisina sa lalawigan, partikular na ang pamamahagi ng PPE sets at iba pang medical supplies sa medical frontliners ng Tarlac. Kahit wala pang eleksyon, ginagawa na natin yun. Alam niyo po, pagdating kasi ng kampanya, nag-uunahan lagi magsabing mahal kayo. Magsasabi mahal nila yung Tarlac. Pero ang pinakasukat, kung mahal tayo, asan ba sila at walang eleksyon? Binisita rin niya kahapon ang mga bayan ng Gerona, Capas, Santa Ignacia at Tarlac City. Ngayong araw nakatakdang magtungo ang Lenny Kiko tandem sa Digo City, Davao del Sur at Tagum City, Davao del Norte upang makipagpulong sa mga lokal na opisyal at kanilang mga taga-suporta. Ako po si MJ Blanca Flor, nag-uulat para sa Gising Na. Balik po sa inyo dyan. Salamat MJ. Ayan mga katribo. Mukhang maganda rin ito. Init na, Kuya Roy. Pero maganda rin ito na pinayagan na ipagpatuloy ang programa ni Vice President Lenny Robredo. Dahil hindi pa tulad ng ating sinasabi lagi, Attorney Lia, hindi pa po nawawala yung COVID. Kaya anumang tulong na maibibigay lalo na sa ating mga frontliners,
that's all welcome. Yeah, and if it has been decided by the COMELEC, then they have already perused and studied all of the facts of this matter. So I think naman walang problema dahil ang number one goal naman dito mga katribo ay tumulong sa ating mga kababayan. Ayan mga katribo. At para po sa iba pang balitang ating nakalap, narito naman ang ating katribong si Michelle Gilyang. Pasok Michelle! Magandang araw mga katribo. Muling nanindigan si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na hindi niya iiwan para sa ibang kandidato sa pagkapangulo ang dating senador na si Bongbong Marcos. Sa isang video message kahapon, iginiit ni Sara na mayroon siyang palabra de honor at tanging si Bongbong lamang ang nais niyang makatandem para sa darating na eleksyon sa Mayo. But I am a person, a woman, a leader who values commitment and word of honor. I am running for the position of Vice President and my President is Bongbong Marcos. The presidency was the option for Apo BBM as it was for me. I chose the Vice Presidency. Dagdag pa niya, nag-iisa ang hangarin nila ni Bongbong na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino at gawing mas progresibo ang Pilipinas. Dahilan kung bakit napagdesisyonan nilang dalawa na tumakbo bilang magkatambal. I intend to honor the commitment of my parties, the Lakas Christian Muslim Democrats, and Hugpong ng Pagbabago. That is to support Bongbong Marcos as president. Ginawa ni Sara ang pahayag matapos inunsad ng ilang grupo ang Robredo Sara Movement o Rosa Tandem na pinangungunahan ng dalawang prominenteng personalidad sa politika. Noong Lunes, formal na inendorso ni Albay Congressman Joey Salceda at Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez si Robredo sa pagkapangulo at si Sara bilang pangalawang pangulo. Gayunpaman, nagpapasalamat si Sara sa kanilang suporta at tiwala sa kanya. Ako si Michelle Gilyang, nag-uulat para sa Gising Na. Salamat Michelle! Ito na Kuya Roy ang nagsastart na naman kasi at least nakapag-express si Mayor Sara Duterte Carpio ng kanyang commitment to stay with her partner. Kasi ang nangyayari dyan, a lot of people would want to tandem her with other presidentiables and at least now she has spoken her word and it remains to be said na she stays with BBM. Ayan, Attorney Leah, tama ka. Pero tingin natin, nabanggit na natin kanina kung yung kanyang commitment at kanyang pagpapahalaga sa word of honor. Pero ito yung nakikita ko, siguro ito yung paningin ng iba. This is just my take, a personal view on this matter. Na ito ay parang divide and conquer strategy dahil po sa patuloy na pamamayagpag ng dalawang ito sa mga surveys. At Ang tinitingnan nila na nagbibigay ng dagdag na lakas at popularidad kay dating Senador Bongbong Marcos ay ang pagkakatandem niya kay Mayor Sara Duterte na anak ni Pangulong Duterte who remains very popular until this day. So kung mapapaghiwalay nila, magkakaroon ng rift sa pagitan ng dalawa, baka meron silang tsansa na makakuha ng boto sa mga supporter ng dalawang ito. And if we can remember, di ba mga katribo, meron din hong mga nilabas din before na reports na tinatandem din ho si Mayor Sara Duterte Carpio kay presidential candidate Isko Moreno. So talaga pong linalagay ho si Mayor Sara sa lahat ho ng mga pwedeng malagay na presidential balls. Siguro na nga ho, tama yung rason ho ni Kuya Roy because she stands to be very, very popular among the surveys, di ba? Ayan. At para naman sa iba pang balita, narito si Jomel Garner. Good morning, Jom! Magandang umaga mga katribo. Nanindigan si Senator Ping Lacson sa nauna nitong pahayag na ang mga campaign rally na ginanap sa ilang probinsya sa bansa ng isang kandidato ay may kaugnayan sa mga komunistang grupo. Itong nangyaring mga rallies, ano? Iloilo, Cavite, Bulacan, may mga natanggap din akong mga intelligence information na kung saan katulong sa pagmobilize yung isang movement, ano, sabihin natin movement do sa mga rallies. Ano. Ayon kay Lacson, nakatanggap umano siya ng isang intelligence report na nagsasabing ang mga nagdaang rally sa Iloilo, Cavite at Bulacan ay nangyari sa tulong ng isang grupo na konektado umano sa mga makakaliwang grupo. Hindi pinangalanan ni Lacson ang tinutukoy nitong kandidato
pati na rin kung saan galing ang intelligence report na sinasabi nito. Subalit, matatanda ang nabatiko si Lacson 2 linggo na ang nakararaan matapos umanong man-red tag ng mga taong dumalo sa rally ni Vice President Lenny Robredo at ng tandem nitong si Senator Kiko Pangilinan. Ang rally na ito sa Cavite ng Robredo-Pangilinan tandem ay dinaluhan ng mahigit 47,000 na katao. Bago rito, nauna na rin nagsagawa ng campaign rally ang tandem sa Iloilo at Bulacan na kapwa dinaluhan rin ng humigit kumulang 40,000 na katao. Una nang itinanggi ng mambabatas ang akusasyon ng pangre-red tag at sinabing na babahala lang umano siya sa posibilidad ng muling pagkakaroon ng coalition government kasama ang New People's Army. Dagdag ni Lacson, hindi na umano dapat maulit ang coalition government dahil malinaw aniya na iisa lamang ang hangarin ng grupo ni Joe Masison at ito ay ang pabagsakin na ang gobyerno. Si Sison ang kinikilalang founder ng grupong CPP-NPA-NDF. Ako si Jomel Garner nag-uulat para sa Gising Na. Balik po sa inyo dyan. Salamat Jomel sa iyong ulat na yan, Attorney Leah. Ito, consistent, hindi nagbabago ang paninindigan ni Senator Panfilo Lacson at pinapanindigan pa rin niya ang kanyang naunang ipinahayag na may ilang ayon sa kanya is disturbing report. Yes. na infiltrate ng ilang mga movement. Yes. Ang kampo ng isang presidential candidate. Yeah, if you think about it, if he is consistent with his statements, then maybe he has substantiations to back up yung accusation. Kasi remember, mga katribo, there is always a principle in law. He who alleges must prove. And yet, he is still very consistent with what he's saying. So, si Senator Ping Lacson naman, he would not say anything if hindi siya naka-back up with evidence. So, hopefully nga, malabas na ho yan para makapagbigay din po ng karagdagang na explanation kung sino man po yung pinapatamaan niya. Katribong Lia, tama ka dyan. Mas maganda siguro ay malaman din ng ating mga katribo para makapag-desisyon sila ng maayos sa darating na halalan. Pero dati na po kasi, in fairness, na napatungkulan ang kampo ni Vice President Lenny Robredo na umano ay napasok at na-infiltrate ng mga grupo makakaliwa o komunista ang label ng iba. In fairness po, kanina na pong itinanggi ang akusasyon na ito at ika nga nila ay parang ginagamit lamang ito para siraan sa kanila. Ang tawag nila rito ay red tagging. Ayan mga katribo, so talagang patuloy na umiinit ang ating kampanya. Ilang tulog na ilang lamang. Ilang days na lang ba before the election? Mukhang na ngayon, March 24, so April and May. So, konting-konti na lang mga katribo. Nakakasama pa rin sa mga kampanyang yan, hindi lamang yung mga politiko, kundi meron ding mga, siyempre, mga showbiz personality, kanya-kanyang kampo. Kaya mga katribo, kung gusto nyo malaman, sino ba ang mga artistang sumusuporta kay BBM? At maliban dyan, alam ko, interesado rin kayo sa sports. Kaya abangan din nyo kung sino ang pinakabagong kopo na nasasali sa 47th season ng PBA sa darating na Hunyo. Kaya naman mga katribo, manatiling nakatutok dito sa aming programa. At para naman sa ating I Speak question of the day. Naniniwala ka bang bumaba ang tala ng krimen sa ilalim ni Duterte? Kaya mga katribo, ipadala na ang inyong mga komento at reaksyon sa isyong ito sa aming number na 0968-670-4650 at mag-comment na rin sa aming Facebook page, Daily Tribune. Katribo, hintayin po namin ang inyong mga saloobin, ang inyong mga damdamin sa number na yan at sa aming Facebook page para po mabasa namin dito sa aming programa at malaman din ang iba nating katribo ang inyong posisyon. Kaya sa ating pong pagpabalik, tatalakayin pa natin ang iba pang mga balita, iba pang mga maiinit na issue. Kaya manatiling nakatutok dito lang sa Gising Na! Yeah!
natin ang Pilipinas. Lilipad na ang Agila, magtatanggol, magmamahal sa ating bansa. We shall fly, soar, fight! Ang Daily Tribune, may digital shows na din. Dahil sa mas lumalaki at mas lumalakas nating tribu, handog sa inyo ng Daily Tribune ang mga programang magbibigay buhay araw-araw. Be informed at mag-good vibes tuwing umaga sa programang Gising Na. Be updated sa news and happenings sa Tribune News on Cue. Mas kilalanin pa natin ang mga paborito niyong atleta sa programang The Athletes Tribune. Alamin ang latest entertainment sa programang What's Up. Ma-inspire sa mga kwentong hatid ng Perfect. Search lang ang Daily Tribune sa inyong Facebook at Tribune Now on YouTube. See you there, mga katribu! Nagbabalik po ang Gising Na! At sa oras na ito, alamin na natin ang maiinit na balita. Kaya mga katribo, narito na po ang Tribune News on Cue. Ting pangunahing balita, inihayag ng Department of Budget nitong Miyerkules na hanggang 3 buwan lamang kakayanin ng pamahalaan ang pamimigay ng 500 peso na monthly subsidy para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino dahil sa kakulangan ng pondo. Kapareho din ang sentimiento ni Finance Secretary Carlos Dominguez na nagsabing maaaring magkaroon ng problema sa budget sa loob ng 6 na buwan kung matutuloy ang panukala. Tinatayang aabot sa 13 million ang beneficiaries ng cash aid na maaari na rin ipamigay sa susunod na buwan. Dagdag ni Kanda, paglalaanan ng nasa 20 billion pesos ang cash aid. Kung matatandaan, sinabi ni Pangulong Duterte sa Department of Finance, nataasan ng alok na noong una ay nasa 200 pesos lamang. Sinusuga ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nitong Miyerkules ang desisyon ng PDP laban na suportahan ang kandidatura ni BBM. Sinabi ni Panelo na ilang beses nang nakita sa BBM Sara rallies na ipagpapatuloy ni BBM ang mga nasimula ni Pangulong Rodrigo Duterte. Binantikos din ni Panelo si Senator Coco Pimentel at tinawag na ipokrito ang mga pahayag ng senador kontra sa pag-endorso ng partido. Sa karagdagan nating balita, inihayag ni Antique Representative Lauren Degarda kahapon ang kanyang mga pangunahing prioridad na programa at serbisyong pampublikong gusto niyang pagbutihin pa kung sakaling mahalal muli sa Senado. Isang kilalang pangunahing tagapagtaguyod ng Green Development, programang pangkalikasan ang pangunahing para kay Degarda. Ang three-term senator ay may nagawang 10 batas sa kapaligiran, kabilang na ang Ecological Solid Waste Management Law, Clean Air Act, Clean Water Act, Law on Renewable Energy at Climate Change Act. Kabilang sa mga batas na ito, sinabi ng veteranong mambabatas na ipinagmamalaki niya ang pagsasabatas ng National Integrated Protected Area System na naglalayong magtipid at protektahan ang rich biological diversity at diverse ecosystem ng bansa. Nangako rin si Legarda na patuloy na pagbubutihin ang sistema ng edukasyon. Dahil nagsisimula na nang uminit ang klima sa bansa, dumarami na rin ang dumadayo sa Tagaytay City para magpalamig. Dinarayo ang Tagaytay dahil sa klima nito at nitong mga nakaraang araw ay halos mag-zero visibility na rin sa lugar dahil sa makapal na hamog. Sa kabila nito, masigla na rin ang mga negosyo sa Tagaytay tulad ng bilihan ng mga souvenir items. Sa dami ng mga tao, pahirapan na minsan ang mag-park sa sasakyan sa Picnic Grove. Sa inisyal na datos mula sa pamunuan ng parke, mula March 1 hanggang 12, umabot sa 86,476 ang mga bumisita. Sa karagdagan nating balita, nagsara ang piso kahapon sa 52 pesos and 39 centavos kada dolyar. Nagbukas ito sa 52 pesos and 42 centavos
at nag-trade sa pagitan ng 52 pesos and 42 centavos at 52 pesos and 33 centavos. Nag-average ito sa 52 pesos and 37 centavos. Nakatanggap ng isang magandang sorpresa ang aktres na si Sara Labati mula sa kanyang asawang aktor na si Richard Gutierrez kamakailan. 150 rose bouquet na talaga namang ikinatuwa niya. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Sara ang kanyang larawan habang finiflex ang bigay ng asawa. Ang magandang dress naman ni Sara ang napansin ng anak ni Rufa na si Lorene na kasalukuyang nasa ibang bansa. Noong nakaraang linggo lang nang mag-celebrate ang dalawa ng kanilang second anniversary. Matatanda ang March 2020 ng ikasal sina Sara at Richard sa isang surprise civil wedding na dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. May dalawang anak na ng dalawang ito at sina Zion at Kai. At para naman sa ating weather report, narito si Vernon Velasco. Magandang araw mga katribu, magiging maulap ang kalangitan na may kasamang mahihinang pag-ulan sa Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley bunsod ng northeasterly surface wind flow. Sa Ilocos Region ay magiging bagyang maulap hanggang maulap din ang papawiring may dalang isolated light rains dahil din sa northeasterly surface wind flow. Hatid naman ng easterlies ang bagyang maulap o maulap na kalangitan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Ang temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 34.2 degrees Celsius at 24.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:58 at lulubog naman mamayang 6:07. Yan ang latest sa weather. Ako si Vernon Velasco, nag-uulat para sa Gising na. Balik sa inyo. Maraming salamat Vernon para sa ating weather update. At yan ang mga balitang nakalap sa mga oras na ito sa Tribune News on Q. Katribo, sa ating pong pagbabalik, tatalakayin pa natin ng iba pang mga balita at ibang mga maiinit na isyu kaya manatiling nakatutok dito lang sa Gising Na! Nagbabalik po ang Gising Na! At mukhang mainit na ang panahon. At syempre, pagka ganito ang panahon, yan, laging nakabukas ang electric fan, ang aircon. Kahit medyo para naman maibsan natin yung ating nararamdamang init. Kaya naman po, importanteng malaman natin paano ba maganda paggamit ng kuryente ngayon. Ang wise use ika nga dahil nga nananawagan po ang ating pamahalaan ng pagtitipid. Kaya magandang maswerte po tayo ngayong araw na ito dahil pinaulakon po tayo sa ating para sa isang panayam ng Meralco First Vice President and Chief Commercial Officer, walang iba kundi si Mr. Ferdinand Geluz. Good morning, sir! Good morning, sir! Magandang umaga, Roy, Atty. Lia, at sa lahat ng mga katibo na nakikinig at pinuloon sa programa ni mo ngayon. Ayan. Good morning, sir! Pwede po kubuha kayong tawaging Sir Ferdy na lang. Nabanggit ko po kanina yung na-summer na ngayon at kadideklara lang po ng pag-asa na simula na naman talaga nung panahon ng tag-init at ramdam naman yan eh. So, sa inyo po ba, sa inyong mga pagtala sa mga nakaraang panahon, ano yung tingin nyo magiging trend sa electricity consumption ng ating mga katribo ngayong panahon ng tag-init na ito? Yeah, so salamat Roy. Ngayon pa lamang kasi no, nararamdaman na natin no, na ang pag-init ng panahon. In fact, yung February medyo mainit na nga compared sa mga dating February. No? Kaya noon pala nagsisimula na akong magpaalala. At mas mainam na makapaghanda no, ng maaga, lalo na sa pag-manage ng ating electricity consumption. Para hindi tayo nabibigla pag nakuha natin yung bill later on. No? Historically kasi, ang electricity consumption natin increases in the months of March to June at nakikita natin to sa bill ng April hanggang June. No? Kasi ang Meralco, nagbibill ito end of the month or after your consumption, kaya late mo nakukuha yung bill, na-consume mo na. No? So, kaya maraming nagtatanong, bakit tumataas? Pareho lang naman ang appliance natin. No? Kasi kapag summer, yung mga appliance natin medyo nagtatrabaho ng gusto to, no? Kasi yung summer heat
overworks yung mga compressor ng mga cooling equipment like aircon and refrigerators, no? So ito yung mga high consuming appliances natin, especially during summer. At the same time, medyo humahaba ang paggamit natin itong mga appliances na to, no? At medyo mas mataas ang setting, syempre gusto natin komportable at malamig, no? Sa aming pag-aaral kasi, na-observe namin na halos lahat ng residential customers namin, tinatamaan ito, no, ng impact ito, iba-iba lang, no, ang impact, no. So, doon sa mga low-consuming segment namin, no, yung kapag January, nakikita ang bill mo is 100 kWh and below, ang consumption can increase to 9% more, no. Dala na rin ito, no, sa klase ng appliance na meron sila. So, doon sa mga mid-consuming segment, no? So, yung 101 to 350 kilowatt-hour per month, normally, ang consumption lang can increase up to 33%. And, of course, yung high-consuming segment natin, yung medyo may kalakihan na yung mga bahay at maraming appliance, so, 351 kilowatt-hours and above, no? Ang consumption nila. So, normally, mga 40% ang ini-increase nila during summer, no? So, sinasabi ko, normally, no? I-meaning, kung hindi mo kokontrolin at wala kang gagawin, ganun ang mangyayari, no? So, ano ba yun, no? Ano ba yung typical appliance, no, ng ating mga customers? So, paano, so, yung mga customers with low consumption, normally, ang appliance niyan, mga fan, no? Basic na, no? Electric fan, ilaw, TV, at syempre, plancha, no? So, mas mahabang gamit ng fan during summer at medyo mas higher settings ang gusto natin. So, usually yun yung source ng pagtaas ng kuryente nila, no? Sa atin namang mga mid customers, no? Normally, aside from the basic, no, na meron yung iba na yung low consuming, magkakaroon na to ng mga refrigerator at of course, maliit na air conditioner. So yung mga, ito yung mga magda-drive naman ng consumption nila, no, kaya tumataas ng 33%. At sa atin namang mga high consuming segment, no, normally yung refrigerator nito mas malalaki na. Tapos yung aircon, bukod sa mas malaki ang horsepower dahil malalaking kwarto, eh mas marami na, no, kada kwarto may aircon at may mga ibang appliance pa to, no. So ito yung medyo nagda-drive na consumption naman do sa high segment natin, no? Sir Ferdy, I remember last November, Meralco issued a statement saying doon sa mga Swifties, yung mga nanood po ng Taylor Swift na music video, na don't dance in the refrigerator light kasi dadagdag po yung consumption. Ngayon po, in light to that, ano po dapat gawin ng mga consumer para makatipid sila sa gastos sa kuryente ngayong panahon po ng summer? So, yeah, so, you, kasi sabi nga, you have the power this summer, no? So, dapat lang talaga medyo ihanda natin ang sarili natin and be ready and be brighter in managing our consumption, no? Unang-una yung awareness, no? Kasi tulad kanina, no, binabanggit natin yung consumption pattern. So, medyo nalalaman mo na posibleng tumaas. So, ngayon magtatanong ka siguro, ano ba pwede kong gawin, no? So kailangan meron ka rin mga tools para malaman mo ano ba nagda-drive ng consumption. Of course, yung pattern is the consumption ng bahay, pero ano, per appliance, we have an appliance calculator, no? Tawag namin AppCal, no? Nasa itong AppCal namin is available sa Meralco mobile app, no? At dito malalaman mo, no, yung mga appliance mo kung magkano ang kinokonsumo nitong electricity, no? And of course on a peso per peso, no? Either per day, per hour, no, depending on how you use them. Kasi itong knowing this, malalaman mo, no, on how to use your appliances efficiently, no. So paano ba nagtatrabaho ito, no? So normally you simply input your sa app. So actually meron ako dito, no, sa mobile app ko. So kailangan lang ilalagay mo. So ito yung sample niya, no. I don't know kung nakikita sa screen. So ilalagay mo, simply input your usual monthly bill amount, no. Kasi
doon namin makocompute ano ba yung per kilowatt cost mo per kilowatt hour, kasi alam naman natin na iba-iba yung consumo, iba-iba rin yung presyo per kilowatt hour, no? So, i-select mo lang ano appliance. So, ando naman karamihan ng mga common appliance, ref, TV, aircon, electric fan, iba-ibang sizes, no? So, pagka-select mo ng appliance, ilalagay mo lang doon gaano kadalas mo siyang gamitin, ilang beses sa linggo, ilang linggo isang buwan, or ilang oras isang araw, no? So, depende sa target mo. At automatic, iko-compute niya yung magkano yung ano, no? Cost ng usage ng appliance na yun para sa'yo. So, malaking tulong ito para makumpara mo yung kung ano yung paraan, kung paano makakatipid, at kung aling appliances ang kumukonsumo ng malakas. Sa AppCal din, no, you'll know how much it will cost you if you use a specific appliance longer, kasi pwede mo laruin yung 3 hours, 4 hours a day. So, nasa sa'yo yun, no? So, yung kaalaman na yun will help you control yung consumption, no? So, anong kasunod nito, no? Next is really educating yourself or knowing what to do, no? Ito na yung, dito na darating yung energy efficiency tips, no? Kasi alam naman natin na hindi naman pwedeng hindi ka gumamit. Of course, you want your family to live comfortably this summer, pero dapat value for money, no? Walang sayang. So, kaya nga, Meralco, we also have this program na akma para sa inyo, no? Yung tinatawag naming Bright Ideas. So, yung Bright Ideas kasi, with the information on energy efficiency tips, no? And solutions. So, you can make smart choices to save and use your appliances efficiently. And of course, to live comfortably, no? So, siguro, ano ko na, no? Ito yung mga sample ng tip, no? Nandito, nasa website naman namin yan, no? Sample tip number one, in using your aircon, no? Alam natin na mataas kumonsumo, avoid air leaks when using your aircon, as it will make it harder for your aircon to cool your room, no? So alam naman natin na pag medyo bukas yung bintana, mahihirapan ano, no? Lumalabas yung lamig, pumapasok ang init. So yung aircon mo nagtatrabaho ng dire-diretso, no? So sample lang nito, no? Pag merong konting leak, let's say nakabukas ng konti yung bintana mo, posibleng kumonsumo ng additional 715 per month, no? Yung 1 horsepower mo na aircon. So sa pamamagitan ng paniniguro na nakasara lahat ng bintana at airtight yung room mo, nakaka-save ka ng 715, no? So at ang tip number 2, yung aircon thermostat mo, ilagay mo sa tamang level lamang, na huwag naman yung sobrang sagad-sagad, kasi doon na sa komportable ka, no? So normally, usually sa like kami, no, kung tama yung size ng aircon mo, yung 23 to 25 degrees centigrade is comfortable enough, no? So it can save you mga 991 pesos a month, no? Ginamit namin to, tinest namin yung 1 horsepower conventional aircon, 18 square meter room. So from 18 degrees centigrade, sinet lang namin sa 25, so makakatipid ka ng 991 per month. So, yun ang, ano, no? Yun ang isa sa mga tip. No? And tip number 3, para di hindi rin hirap ang motor ng aircon natin, no? Linisin natin yung aircon filters every 2 weeks. So, papagpagin mo lang naman yan, or kung medyo makapit, pasain mo lang ng hose, madali mo matuyo, no? Makakatipid ka ng 334 a month, no? Same, no? Same using a 1 horsepower conventional aircon, no? Sir Ferdin, ako maraming matutuwa niyan na malaman yan, kasi minsan napapabayaan nga yung mga appliances na hindi na nalilinis katulad yung mga aircon. Napakalaki pala nung matitipid, no? Pero ngayon po kasi mukhang nauuso na rin yung nagpapakabit ng mga solar panels, dahil nakakatulong daw ito sa kanilang ano, para makatipid sa kuryente. Paano po ito? Mga gaano kalaki po kaya ang maitutulong nito para makatipid sa kuryente yung ating mga katribo, kung meron sila nito? Well, so again, no, maliban sa energy efficiency, efficient na paggamit appliance, no, so sabi nga may iba't ibang paraan para makatipid, makatulong din sa kalikasan, no. Itong solar panels, tama ka, no,
nakakatipid ito, no? Kasi ang trabaho ng solar panels, nag-generate ito ng electricity, no? Ng kilowatt hours, para instead na kumuha ka doon sa grid na tinatawag, o sa Meralco, sa mga generators, no? Alam naman natin na bago makarating sa bahay niyan, i-generate yan, no? Na isang planta, dadaan sa transmission, Meralco, transformer ng Meralco, hanggang makarating sa bahay niya. So, itong solar panels, mag-generate siya para magamit mo sa bahay mo, no? Yung diretsyo na, yung gina-generate niya, no? So, sa iba't ibang parte ng mundo, tulad nun, no, ang mga Pilipino ngayon, no, mga consumers sa Pilipinas, nagiging tinatawag namin yan, prosumers na, no? Pag sinabing prosumers, hindi ka lang nagko-consume, nag-generate ka rin, no? At sa pamamagitan itong mga renewables, katulad ng solar. There are still people who are turned off sa pagpapakabit po ng solar panels. Can you please enlighten our viewers and also our commenters kung mahal po ba talaga magpakabit nito sa mga residents, sa mga residences nila? Well, sa ngayon kasi actually may pressure, may kamaharan ng konti talaga, no? Pero normally kasi itong solar, no, ang indicative price kasi ngayon halimbawa at titingnan mo kasi dito yung benepisyo, no? For example, ang isang 2 kilowatt installation, no, posibleng maglaro yan mga 200,000 pesos, no. End to end na yan hanggang net metering. Para makatipid ka ng 2,000 piso isang buwan, no. On the average, mababawi mo rin yan in a few years, no. Let's say 5 to 7 years, no, depende sa usage mo. Pero yung solar system mo can last up to 25 years, no. So, and bukod sa savings, ang ibang benefit ng solar panels, nakaka-inspire ka dahil sustainable, no? You help Mother Earth, no? Sustainable yung paggamit mo, no? Na-future-proof ang bahay mo with renewable energy technology. At isa pa, ito kasing solar, no? It's actually an investment, no? Hindi siya, yung mindset na treating it as a gastos, it's an investment, no? Walang pagkakaiba ito sa bumili ka ng generator set na alam mo na nag-generate ng sariling power mo, no? Kaya lang ito, wala kang fuel. Mukhang marami nga pong nagiging interesado ngayon dito, lalo na in fact, aming probinsya, yung ang kapatid ng aking misis, nagpakabit din yan. Pero sa ating pong mga interesado na mga katribo ngayon, ano po ba yung pwede niyong i-advise? Anong ba yung kailangan nilang tandaan or i-consider kung may balak silang magpakabit ng mga solar panel sa kanilang bahay? At pwede po ba ito sa lahat ng bahay? Well, number one kasi, no, alamin mo yung konsumo mo, no, lalo na sa mga oras na may araw pa. Ito ang tamang basis at para sakto, no, ikakabit na solar capacity sa inyong panels, no. Tinatanong mo, pwede ba ito sa lahat ng bahay? No? Hanapin mo yung best location sa bubong, no, kung saan makakabit ang solar panels. No? Mahalaga meron kang roof space, no? Meaning malawak ang roofing mo, no? May tamang direction or angle para medyo maganda yung harvest mo ng solar energy. No? At dahil may impacto sa efficiency ng solar investment mo. No? At para matulungan ang ating mga customers, dapat maaga pa lang ma-engage na o ma-enroll sa renewable energy programs, no, ng inyong utility katulad ng Meralco, no. Sa residential kasi na may mga normally ang residential 100 kilowatt lang ang capacity ng panel niyang pababa, no. So ang aming ang programa diyan ay yung net metering, no. Meaning magja-generate ka ng electricity kapag hindi mo magamit, lalabas ito, no? So, i-measure din ng metro ito. So, para mong ginagawa mong baterya yung grid. At sa oras naman na kailangan mong mas malaki yung gamit mo, ay magagamit mo uli yun, no? So, ang pangalawa, no? Pag masyado malaki, normally sa mga industrial and commercial customers namin na malalaki, na more than 100 kilowatt, so, tinatawag namin zero export, no? Kasi yon hindi ka pwede magtapon sa grid. Masyado na kasi malaki, no? Baka maging unstable ng ating supply, no, ng grid. Kaya nililimit 'yon, no, kapag 100 kilowatt and above ka, zero export. Sariling gamit lang, para sa sariling gamit lang 'yon, no. Sir, for the
As I understand, Spectrum is a solar power company with Meralco's expertise, if I got it correctly. Now, sir, can you please help us differentiate kung ano po ba yung kaibahan ng Spectrum sa ibang mga solar PV solutions providers in terms of benefits? Yeah, oh, okay, nabanggit na rin, no? Incidentally, no? I'm the Chief Commercial Officer of Meralco, pero at the same time, double hat ako, no? I'm also the President of Spectrum, the wholly owned subsidiary of Meralco, no? Well, benefits. Spectrum is the solar company of Meralco, so which means that it shares the same Meralco DNA. So sa tatlong punto, no? Number one, energy expertise, no? So we bring with us the energy expertise of Meralco, no? Having been here 119 years, no? Serving the country. So makakasigurado kayo, no? Seamless and great integration, because we understand the requirements of the customers, and we understand the requirements of the grid in terms of how to connect, no? So as a company, Spectrum can help provide customers with seamless enrollment experience for net metering and zero export. And of course, yung proven track record ng Meralco at Spectrum, no? We are committed to upholding the highest standards and quality control measures to preserve Meralco's proven safety track record. So of course, Spectrum kasi being identified sa Meralco, kahit 6 taon pa lang kami, eh hindi pwedeng masira sa customer kasi it will affect the reputation of Meralco. Sir, for the nabanggit nyo kanina, paki-explain muna natin sa ating mga katribo, ano ba yung sinasabi niyong enrollment? And incidentally, nabanggit nyo rin yung kumpanya nyo na Spectrum. Well, kaya i-handle na po ba, Mike? Pwede nang i-handle ng Spectrum yung nabanggit nyo na net metering ng solar panels. Pati na rin yung maintenance noon pag nagpakabit yung mga katribo natin. Yeah, so tama. Salamat, Roy. No? Of course, ang Spectrum nga kasi, ang pareho kami ng mindset ng Meralco. No? We want to be your end-to-end solutions provider. No? So kaya ang pinaprovide ng Spectrum is end-to-end. Wala na kayong itindihin hanggang net metering ngayon, no? Pati lahat ng technical requirements as well as documentary requirements, pwedeng sakupin na ng Spectrum, no? Depende sa type of service na gusto mo ibigay namin sa iyo. Kasi, pero isang option yon at ginagawa namin yon. Para ang customer, maski yung mga permits sa local government, kami na ayos, lahat ng documentation, lahat ng technical, no? Pagkabit ng mga tinatawag na renewable energy certificate meters. So, kompleto yon end-to-end, no? Ngayon, ano ba yung net metering, no? Bakit pa napaka-importante nito, no? Ito ay isang programa kung saan pinapayagan kumabit ng mga customers na may, ano nga, no? Less than 100 kilowatt na capacity. At sa programang ito, no? Maaring mag-export ng sobrang renewable energy galing sa solar na na-generate at gagawin itong credits, parang pwede ibawas sa bill ng customer, no? Let's say, bukod sa sariling gamit mo, nakapag-generate ka ng 100 kilowatt hours o 500 kilowatt hours, ibabawas natin yon sa bill mo, no? Sa pag-ano ng final bill. Kasi siyempre, kumukonsumo ka pa rin sa gabi, no? Galing sa Meralco, no? At kapag nag-rehistro ka sa net metering program, makakasiguro ko na angkop at compatible yung tinatawag na solar setup mo, no? Para makatiyak na safe, na sumusunod sa safety and regulatory standards at protektado ka. So, maiwasan ang electrical hazards, so sunog, no? Stable, so maiwasan ang delikadong fluctuation ng power, no? At interruptions na pwede makadagdag sa overloading ng mga transformers. At sustainable, no? So, papalitan namin, yung usually sa net metering customers, iba ang metro niyan. Makakatiyak na tama yung pagkocompute ng consumo kasi nami-measure niya pati yung generate mo, yung nilalabas mo sa grid at ano yung kinukuha mo sa grid, no? So pati yung export mo nami-measure. Unlike yung mga ordinary meter, pag hindi mo in-apply, hindi niya mami-measure yung tinatapon mo sa grid. Sir, siguro just a quick follow-up dun sa question. Kasi minsan nabanggit niya na you provide end-to-end service, lalo na yung Spectrum, no? Pero yung sa inyong karanasan po, gaano ba tumatagal tong system na ito ng solar para naman malaman ng ating mga katribo kung worth mag-invest dito? Gaano ba katagal to?
it's worth investing kasi actually ang average average usable lifespan itong ating ng ating solar system is up to 25 years, no? So pag nag-invest ka, may payback ka ng mga 5 to 7 years, no, depending on your usage, no. So so after 7 years bayad na yung solar mo sa natipid mo, no. So meron ka pang natitirang ilan, mga 18 years, no, na halos libre na kinokonsumo mo, no. But of course may maintain mo lang siya, no. May mga maintenance sa program to at least once a year siguro, no. Of course nililinis, chine-check yung mga connections, no, to ensure na optimize ang kanyang operation. Sir Ferdy, do you have any words sa mga viewers and commenters natin ngayon para makapagpatipid pa sila? Any last words to them, sir? We give you the floor. Well, of course, Meralco at of course, Spectrum, nandito kami para tumulong sa inyo. Alam naman po natin na binibigyan namin kayo ng mga tools, kaalaman at mga tips, no? Ang konsumo po, you have the power, no? Kaya sinasabi niyo, you have the power this summer. So nasa inyo na ang kaalaman, it's up to you, no? Alam naman namin na of course you value your comfort. Ang sinasabi lang naman namin is pwede naman tayo komportable na hindi naman tayo napakamahal at nakakatipid tayo, no? So again, you have the power this summer. Andiyan po ang aming upcall, no? Ang dami ang programa namin na Bright Ideas, no? Nasa website po namin 'yan. At kung kailangan po ninyo ng tulong, nandiyan po ang Spectrum, no, kung kailangan niyo ng solar, no. But of course, Meralco is always available, no, in all our channels. You wanna ask, aside from browsing the website, no, you wanna ask. So we have our 16211, and we also have our digital channels like live chat, emails, no, and of course you could go to the business centers, and we could pay you a visit, no, to give you some sort of a really assessment and tips kung paano pa kayo makakatikin. Sir Ferdy, may pahabol lang pong question dito, yung nila nating katribo. Baka daw po, may programa daw po ba Meralco at siguro pati Spectrum sa darating po natin na Earth Hour para po naman ma-promote natin yung kahalagahan ng ating environment at kaya naman pinopromote natin yung renewable. Yeah. Well, of course, during the Earth Hour po, normally ang Meralco po is nagpa-participate kami sa lahat ng activities ng Earth Hour. And of course, yung mga minimum requirement natin na pagpapatay ng mga ilaw and all those, of course, applies sa high consuming. Pero aside from that, key trust, no, sa Meralco together with customer centricity and digital innovation. Kaya nga kami dito, even sa Meralco po, meron kaming programa na ang aming lahat ng buildings dito sa compound namin ay lalagyan namin ng solar, no? And of course, we're now into electric vehicles, no? Mukha nagkakaproblema lang po tayo ng konti sa ating linya ng bago mga electric vehicles. Okay, Sir Ferdy. Go ahead, Sir Ferdy. Hindi lang po sa pag- Sir Ferdy. Sustainable Development Goals. Okay. Ayan, Sir Ferdy, maraming salamat po. It's a pleasure having you always here. Always. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Meralco sa inyong mga tulong sa ating mga katribo. God bless you, sir, and God bless Meralco and Spectrum. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong programa at of course alam ko na natutulungan po natin ang ating mga kababayan. So maraming salamat po. Katribo. Mga katribo, ang ating pong nakapanayam ngayon, mahalagang mga tip ang binigay sa atin. Walang iba kundi si Meralco, First Vice President and Chief Commercial Officer, walang iba kundi si Mr. Ferdinand
Yelus. Kuya Roy, I will download na the app that Sir Ferdy was telling us about earlier. Nga. Kasi malaking bagay yun na you would know your consumption. And not only that, it gives you an idea sa average na pwede mong makonsumo at the same time. And remember, yung sinabi ho ng Meralco, do not dance sa refrigerator light, guys. Please. At ngayon naman, ipaalala natin sa ating mga viewers ang ating iSpeak question of the day. Naniniwala ka bang bumaba ang tala ng krimen sa ilalim ni Duterte? Kaya mga katribo, ipadala na ang inyong mga komento at reaksyon sa isyong ito sa aming number na 0968-670-4650 at mag-comment na rin sa aming Facebook page, Daily Tribune. Mga katribo, sa ating pong pagbabalik, aalamin naman natin ang opinion ni Attorney Leah sa ilang mga katanungan legal ng ating mga katribo. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng Gising Na! Man. Mapalutong bahay man o sumptuous meal for special occasions, sagot na kayo ng Tropang Kalanpag. Dahil atin sa inyo ng Daily Tribune ang fun and exciting cooking show na Kalanpag, manood at matuto kung paano lutuin ang mga favorite nyong recipes. Sabayan pa ng fun and inspiring na kwentuhan sa kusina. I-upgrade na rin natin ang mga nakasanayang traditional dish ng pamilya. Plus, healthy tipid tips na ibabahagi ng Tropang Kalanpag. Matuto, mabusog at mag-good vibes dito lang sa Kalanpag tuwing Lunes, 10:30 a.m. sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Non-stop showbiz update ba ang hanap nyo? Sagot na yan ang aming Tribune Extra. Balitang entertainment at lifestyle, mapalocal man o international, meron kami yan. Manood at makichika na kasama si Kim Sancha Lunes hanggang Biyernes alas 5 ng hapon sa Tribune News on Q at separate premiere nito ng alas 7:30 ng gabi. Mapapanood sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Alamin ang latest entertainment at sa mga paborito nyong celebrities kasama si Pocholo Concepcion sa programang WhatsApp. Makibanding at kwentuhan kasama ang mga kilalang personalidad sa entertainment industry. Sama-sama natin silang kilalanin at silipin ang makulay nilang mundo every Tuesday at 2 p.m. Kaya sit back and relax lang kayo mga katribu. Hanapin at ilike ang Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Dahil sagot na namin ang masayang kwentuhan dito lang sa WhatsApp. Gising na! At mga katribo, ngayon naman para magbigay sa atin ng legal na payo, narito ang ating katribo na si Attorney Leah Badillo Crisostomo. Magandang umaga po mga katribo. Ano ba ang parusa sa ng isang yung mga nakapatay sa hazing, ano ho yung parusang ginagawad sa kanila? Maraming salamat, Shai, ha? Yes, hazing is prohibited under RA number 8049 or the Anti-Hazing Law. It has been amended by RA number 11053 in 2018 and is now known as the Anti-Hazing Act of 2018. Under the law, hazing has been defined as any act that results in physical or psychological suffering, harm, injury inflicted on a recruit, neophyte, applicant, or member as part of an initiation rite or practice made as a prerequisite for admission or a requirement for continuing membership in a fraternity, sorority, or organization including but not limited to paddling, whipping, beating, branding, forced calisthenics, exposure to the weather, forced consumption of any food, liquor, beverage, drug, or other substance, or any other brutal treatment or forced physical activity which is likely to adversely affect the physical and psychological health of such recruit. Also,
hindi lang ho one person alone or acting with others that tends to humiliate or embarrass, degrade, abuse, or endanger by requiring a recruit, neophyte, applicant, or member to do menial, silly, or foolish tasks. RA number 11053 increased the penalties for hazing as follows. The penalty of reclusion perpetua and a fine of 3 million pesos shall be imposed upon those who actually planned or participated in the hazing if, as a consequence of the hazing, death, rape, sodomy, or mutilation results therefrom. The penalty of reclusion perpetua and a fine of 2 million pesos shall be imposed upon those who actually planned or participated in the hazing, all officers of the fraternity, sorority, or organization who are actually present during the hazing, faculty advisor who was present but failed to take action to prevent the hazing or promptly report the same to the law enforcement authorities, former officers or alumni of the fraternity present during the hazing, officers or members thereof who knowingly cooperated in carrying out the hazing by inducing the victim to be present thereat, and members who were present during the hazing when they are intoxicated or under the influence of alcohol or illegal drugs. The penalty of reclusion temporal naman ho, mga katribo, in its maximum period, which is 17 years, 4 months, and 1 day to 20 years, and a fine of 1 million pesos shall be imposed upon all persons who are present in the conduct of hazing. The penalty of reclusion temporal and a fine of 1 million pesos shall be imposed upon former officers, members, or alumni of the fraternity, sorority, or organization will perform any act to hide, conceal, or otherwise hamper or obstruct any investigation that will be conducted thereafter. The penalty of prison correctional naman ho in its minimum period shall be imposed upon any person who shall intimidate, threaten, force, or employ or administer any form of vexation against another person for the purpose of recruitment in joining or promoting a particular fraternity, sorority, or organization. And then finally, a fine of 1 million pesos, mga katribo, shall be imposed on the school if the fraternity, sorority, or organization filed a written application to conduct an initiation which was subsequently approved by the school and hazing occurred during the initiation rites or when no representatives from the school were present during the initiation. Isipin nyo ho lagi yan, mga katribo, na kahit third parties are also punished by RA 8049. In fact, even the owner or lessee of the place where hazing is conducted shall be liable as a principal when he had actual knowledge of the hazing conducted but failed to take any action na magsumbong to prevent the same from occurring or did not report the same to the police. The school authorities, barangay, municipal, or city officials shall be liable also as an accomplice if it can be shown that they allowed or consented to the conduct of hazing but such officials failed to take any action to prevent the same from occurring or fail to promptly report to the law enforcement authorities if the same can be done without peril to their person. In view of that, mas lalong pinatibay ho, mga katribo, itong batas na ito. Dati ho kasi, okay, napapunish ho yan. Pero ngayon ho, naglagay po ng penalties na sobra-sobra para ho maiwasan na ito. But it does not mean na nawala na ho tayo ng right to form organizations because that is our constitutional right. Pero pwede naman ho tayo sumali sa isang membership or sa isang club, organization na walang sakitan na magre-result sa either death, rape, sodomy, or other physical acts. So sana ho nakatulong ako sa inyo, katribo. Good luck and God bless you. At lagi nyo pong tatandaan, sa bawat tanong may sagot, ang kailangan lamang ay itanong kay attorney. Ito po si attorney Lia Badillo Crisostomo hanggang sa susunod na katanungan, katribo. Salamat, Attorney Lia. Mukhang nagmamadali ako kanina. Anyway, mga katribo, ayan po ha. Lalo na, meron na naman tayong kaso na matay umano sa hazing. Kaya tandaan po natin ang mga tips na nabanggit ni Attorney Lia at ang kanyang advice sa atin. Ayan po, alamin na natin ang sports update. Ihatid sa atin yan ng ating katribong si Ian Suyo. Pasok, Ian. Inihayag na ng PBA ang Converge ICT bilang pinakabagong koponan na sasali sa 47th season ng Liga sa darating na Hunyo. Sa isang press conference kahapon, formal nang inanunsyo ni Commissioner Willie Marshall ang paglahok ng nasabing internet service company na siyang sasalo sa prangkisa na may iwan ng Alaska Aces.
Ani Marshall, lahat ng miyembro ng PBA Board of Governors ay sangayon sa pagpapasok sa nasabing koponan na siyang pagmamayari ng negosyanteng si Dennis Uy. At yung papalit po sa Alaska, yung bagong prangkisa at kasama po natin sa susunod na season. Samantala, muli namang babalik sa PBA board si dating Commissioner Chito Salud na siyang magsisilbing bagong team governor ng Converge. Iaanunsyo umano ng Converge ang kanilang lineup sa darating na Abril 9. Its brand of basketball will be reflective of its core values of hard work, discipline, creativity, grit, and excellence. We are proudly joining the PBA in line with Converge's public commitment to make sure. Para sa Balitang Sports, ito si Ian Suyo nagulat. Balik sa inyo dyan sa studio. Ian, at para sa iba pang Balitang Sports, narito si Vernon Velasco. Magandang araw mga katribu, nangako ang Philippine Athletics Track and Field Association na gagawin ang lahat ng pagsisikap at legal na remedyo upang matiyak na hindi matutuloy ang 90-day suspension nito sa Philippine Olympic Committee. Idiniinip pa TAFA President Philip Elahuico na hindi nila kikilalanin ang nakaambang suspension ng POC dahil nasa mabuting katayuan sila sa kanilang International Federation, ang World Athletics. Sa katunayan, mismong si World Athletics President Sebastian Coe ang nakipag-ugnayan sa PATAFA kamakailan at tiniyak nito ang todo-todong suporta habang sinasabi na ang alita ng PATAFA at star pole vaulter na si EJ Obiena ay isang internal matter na maaaring ayusin sa pagitan nila. Sinabi ni Huico na ang POC ay walang ascendancy sa kanila kaya patuloy pa rin nilang gagampanan ang kanilang tungkulin bilang nag-iisang governing body ng athletics sa bansa, kabilang ang paghahanda, pagsasanay at pagpapadala ng mga atleta sa mga pangunahing internasyonal na kompetisyon. Iyan ang latest sa sports. Ako si Vernon Velasco, nag-uulat para sa Gising na. Balik sa inyo. Salamat Vernon. Samantala, narito naman ang showbiz update sa Tribune Extra na hatid sa atin ni Kim Sancha. Good morning, Kimmy! Maraming salamat at good morning! Mga katribo naming laging nakasubaybay sa Omnimedia program, Gising na! Miss Eco International 2022 Kathleen Payton made her first public appearance since her return to the country Tuesday night. She faced the media for a homecoming press conference at the Okada Manila yesterday afternoon, the 23rd of March, following her pageant triumph in Cairo, Egypt last week. Payton is the second Filipina to win the crown after Cynthia Tumalia in 2018. Samantala mga katribo, nakatanggap si Mila Kunis at Ashton Kutcher ng video call mula kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky pagkatapos makalikom ng $35 million para sa kanilang kumpanya sa GoFundMe para makatulong at matugunan ang pangangailangan bunsod ng kaguluhan sa Ukraine. Ipinakita din ni Zelensky sa Twitter ang isang screenshot ng isang clip mula sa kanyang video call sa mag-asawa dahil sa kanilang suporta. Mga katribo, hindi rin nagpaawat at nagpaka-vogue ang lalawigan ng Cavite sa pagpapakita ng malakas na suporta para sa tandem ng Partido Federal ng Pilipinas, Standard Bearers Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao Mayor Sara Duterte. Ayon sa local organizers, humigit kumulang 100,000 Uniteam supporters ang nagtungo sa General Trias Oval. Siyempre, present ang co-chairperson ng Lakas CMD Party na si Senator Bong Revilla, kanyang may bahay na si Lani, kanyang kapatid na si Strike at kanyang anak na si Jolo. Andun din of course si Tony Gonzaga, rapper Andrew E., singers Randy Santiago, Isay Alvarez, Robert Senya at Laika Gairanod. Kasama rin sa mga performers ang mga banda tulad ng Aegis, Silent Sanctuary, South Border at Plethora. Kilalang nakampanya si Nora Honor, Dulce, Aiko Melendez at Roderick Polate sa kanilang mga social media accounts. At ang mag-asawang celebrity turned politicians Lucy Torres Gomez at Richard Gomez, Carla Estrada at Robin Padilla ay nag-endorso din sa Uniteam.
tumutok lang sa Gising Na, Tribune News on Q at Tribune Extra for the trending and latest on local and international entertainment news. Bukas ulit, my dearest, my abogades, at mga katribo. Salamat, Kim, sa iyong showbiz update. Kaugnay po ng mga pangangampanya ng ating mga presidential candidate. Ayan, mga katribo. Pero sa ngayon po, gusto lang natin ipaalala muli sa ating mga viewers, sa ating mga katribo na nakatutok, ang ating katanungan, ang ating I Speak of the Day. Ang ating po katanungan, naniniwala ka bang bumaba ang mga tala ng krimen sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Duterte? Ayan, mga katribo. Kaya ipadala na po ang inyong mga komento at reaksyon sa isyung ito sa aming number na 0968-670-4650 at mag-comment na rin sa aming Facebook page na Daily Tribune. Hihintayin po namin para mabasa namin dito. At bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang batiin ang ating mga katribo na patuloy sumusubaybay at sumusuporta sa atin. Wala iba kung pinapangunahan ni Atty. Kiel Crisostomo. Ay, ganun. Ganon din po si Ma'am Milet Crisostomo. Good morning po sa inyong lahat. At ang mami ng ating katribong si Michelle, si Miss Agripina Gillian. Good morning, ma'am. At si Ma'am Mila Rosa Hisole. Ganon din si Joshua Buendia na lagi pong nakatutok sa atin. Sa atin naman po mga katribong na tumututok sa Facebook page ng DCRJ 810 AM. Nandiyan naman po sila Angelo Redaha. Si Ma'am Ligaya Madrid, good morning. Si Stanley Gregorio Sawit Janjan. Ayan, yan po ang ating mga katribo na patuloy na tumututok sa atin. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At good morning po sa inyong lahat. Gusto ko rin pong batiin din po syempre si Miss Lina Pelovello at syempre po ang aking mga parents, parents-in-law, mga kapatid ko po at brothers-in-law. Salamat po sa pagpapanood. Ayan mga katribo, sa ating pong pagbabalik, aalamin na natin ang opinion ng ating mga viewers. Kaya naman tumutok lang sa Gising Na! Fun and inspiring na kwentuhan? Sagot na yan ang programang Spotlight ng Daily Tribune. Makipagkwentuhan at kilalanin ng iba't ibang personalidad na kilala sa kani-kanilang larangan. Manood at makinig sa mga inspiring stories na kanilang ibabahagi kasama si Nina Ventura at Jojo Silvestre. Be ready ng mamangha at matuwa every Thursday alas 2 ng hapon dito lang sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Din kayo sa Gising Na! At ngayon naman, alamin natin ang opinion ng taong bayan sa ating I Speak Question of the Day na ihatid sa atin ng ating ka-churky sa kalsada na si Churk Balagtas. Good morning, Churk! Hello, hello! Good morning, mga katribo! Good morning, Atty. Lia! Good morning, Kuya Roy! Good morning, Vernon Velasquez! Good morning, Kim Sancha! Kasama nga natin dito si Nanay, ang ating katribo, para mag bigyan ng opinion sa ating I Speak Question of the Day. O, paano pa pangalan nila, Nay? Eddie. Eddie, ano pa? Baron. Baron. Ilan taon na pa, Nay? 60. Hindi pa alata, ah. Ayun po, kayo po ba naniniwala po ba kayo na bumaba po yung krimen sa termino po ng administration Duterte? Ay, oo naman. Siyempre, ano, malaki-laki talaga ang nabawas. Hindi lang sa nabawas, kundi malaki talaga. Opo. Pati sa mga, ano, mga drug lord, ganyan. Opo. Na ano, inang talagang napuksa naman, nabawasan talaga, malaki. Opo. Sana nga ay magtuloy-tuloy pa rin hanggang hindi natatapos yung termino niya. Krimen, hold up, nan, at saka yung mga snatching, nabawasan, malaki talaga.
pakot. Oo. Tsaka yung mga dukhang-dukhang. Malaki. Nagtakbuhan na nga eh. Ayun po ba, may gusto po kayong batiin? Kamay-kamay na mo po dyan. Ay, hello sa mga taga-sahas-sahas. Hello. Opo, ayun. Ilan ba, ilan taon na po siya? Seven. Opo. Ano po ang papagso ng tuhod na? At dahil po sa sagot niya, makakanggap po ka na kayo ng exclusive daily trading. Ah, ito pala yun. Opo, ayun po. Opo, thank you po. Opo. Thank you pa. At shoutout ko na rin si Mami Agripina, si Michelle Gilyang, Joshua Bindia, Kiel Crisosomo, Ritz Morales, Audrey Almanon, J. Mark Junicio, Stan Almadin, Crescent Josiah Green, at Casey Neil de Guzman. Lahat sila nanonood ngayon. Ganun din lahat ng mga nanonood sa Tribune na sa YouTube. Ganun din sa Quezon Central, Daily Tribune, Facebook pages, RJTV, GMA Affordabox, at lahat ng DTT boxes. Happy birthday na rin sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Ganun din, lalo ng lalo na ay Kuya June David. At muli, ito ang inyong katribo si Choy Balagtas na nag-uulat para sa Gising Na. Back to studio. Energy is very strong in you, Chirk. Good morning din sa'yo. Ibang klase talaga ang energy ni Chirk, ha? Ano kayang nakain nito? Sobrang... Iba, nagigising ako lalo, Kuya Roy. Maapang energy, ika nga. Ayan. At Anilia, kung ikaw ang tatanong ngayon, halimbawa, ngayon, ang tanong natin sa ating mga katribo, naniniwala ka bang bumaba na yung mga insidente ng krimen sa panahon ng pamamahala ni Pangulong Duterte? Ano sa tingin mo? Well, firstly, we have to contextualize, no, Kuya Roy? Hindi naman talaga mawawala yan. Kahit sa administrasyon yan, there would be crime rates that would be mataas. Pero in all fairness to President Duterte's administration, they have exhausted and exerted all of their efforts na mapababa ito. Yes, napababa rin ho naman talaga yun sa drug rate. And hopefully, this last few months ng kanyang administration, there would be continuity of the same para at least po magtuloy-tuloy na ho ito, hindi lang ho para ngayong sa eleksyon na to, pero para rin ho sa future generations ng ating bansa. Tama ka dyan, Attorney Leah. So, ako naman personally, kung ako ang tatanungin, mukha namang bumaba talaga ang mga insidente ng krimen. Ito naman, may mga ulat naman ng ating PNP. Makikita naman no, the numbers don't lie, ika nga. Pero of course, may mga magdududa dyan. Pero ang napapansin ko lang, yung ano, parang bihira na akong makarinig ngayon ng mga nang i-snatch ng cellphone. Meron pa rin nangyayari, pero dati-dati masyado kasing talamak dati ito eh. Kahit bata, ini-snatch siya ng cellphone. May nakita pa tayo mga video noon na talagang grabe yan. Although, syempre, ano man ang gawin, hindi po tuloy yan. Tama ka, Attorney Leah, hindi tuloy ang masusugpo. Nang ika nga 100% na masisiro ay yung crime rate. Nangyayari lamang yan sa panahon ng boxing. Ng mga nakaraang ng mga nakaraang panahon. Pero syempre, malaki po ang nagawa para mapababa yung mga rate ng krimen. Marami rito eh, nabanggit mo na kanina, marami dito drug induced. Kasi nabanggit na rin ng mga nakaraang ulat na nawala na rito yung mga laboratorio ng Shabu. Although siyempre, hindi pa rin mapigil minsan yung mga binabagsak dito na kamakailan na napakaraming nahuli. Hindi naman talaga yan. We are not living in a perfect world, mga katribo. Lahat naman ho, present ang temptations kahit po ngayon sa ating situation. So nasa sa atin ho talaga yan. Kasi kahit anong administrasyon ang iupo nyo, mga katribo, kung tayo naman ho ay hindi magiging disiplinado at committed to be upstanding citizens of this country, wala rin hong mangyayari. Kahit sino pa po iupo. Kung hindi ho tayo magde-decide on ourselves na we would change for the better, then wala ho talaga mangyayari, mga katribo. Ay, tama. Well said, Attorney Leah. Kasi syempre, hindi kaya po ng gobyerno ng pulis lang yan. Syempre, kailangan ng participation, ika nga, at cooperation ng buong community. Dahil siyempre, yung pong pagsugpo sa krimen, yung pagpapanatili ng peace and order, ika nga, ay responsibilidad ng lahat. Kaya siguro, kung may nakita tayong hindi ka nais-nais, kung may nakita tayong insidente ng krimen, i-report natin sa ating mga kapulisan. Huwag nating pabayaan na ika nga, huwag na lang nating pansinin. Dahil pag ginagawa po natin ito, malaking bagay po ito, malaking tulong. Kasi hindi po lahat ng oras nandyan po yung ating mga kapulisan, limitada lamang po ang kanilang numbers. So, yung ating mga barangay officials, yung ating, tayo mismo,
may magagawa tayo para patuloy pong mapanatili na mababa ang insidente ng karahasan sa ating bansa. I agree. Ayan, mga katribo. So, iwanan na natin yung karahasan. Masyadong ano eh. Kaya naman mga katribo, gusto rin namin ihatid sa inyo ang ating kwentong Tarsito sa araw na to na pinamagatang Return to Sender. Aba, may kanta niyan. Return to Sender. Ayan. Hindi bagay sa akin kumanta. Pero ito po kasi hindi tungkol sa sulat na ipinadala sa koreo o sa post office. Ika nga, ito po ay may kaugnayan sa tinatawag nating no return, no exchange. Kasi po, sa ating batas ngayon, kapag ikaw ay may binili, aba, may karapatan kang ibalik ito. Kahit nga pa walang, kahit nga ito eh kung may depekto, lalo na po kung may depekto ha, pwede niyong ibalik ito. Pinagbabawal po yung policy dati na mga mall, na mga tindahan na no return, no exchange. Ayan. Kaya kahit nga po ika nga eh hindi niyo na lang type at hindi niyo naman talaga nagamit, pwede niyong ibalik 'yan. Pero iba po pa naman ang nangyari sa isang nating katribo, isang ginang na matapos siyang magbenta ng kanyang ibenta ay nagbago ang kanyang isip at gusto niyang bawiin ngayon ang siste. Hindi niya alam yung pangalan ng kanyang pinagbentahan. Hindi rin niya alam kung nasaan ang mga ito. Kaya naman po nanghingi na siya ng tulong sa mga otoridad. Kaya po after ng ilang panahon, sa awa po ng Diyos, sa tulong ng mga otoridad, ay nabawi rin ang ibinenta ng ginang na ito na walang iba kundi ang kanyang baby. Ayan, nabinenta niya sa halagang 45,000 pesos dahil sa nalulong sa isabong. Ayan po, kaya lang po, bagaman nabawi po ng mga otoridad ang bata, ito pa rin ay no return kasi hindi po ibinalik sa ina. Ang mga otoridad po nagdesisyon na huwag ibalik sa ina ang bata dahil baka raw po ulitin naman ito at nahaharap pa rin po siya sa posibleng kaso. Ganun din po ang mga bumili sa bata. Kaya ika nga eh, yung pong bata eh tao, hindi po bagay yun na binibenta ha? Kaya kung ayaw niyong mapatrouble, human trafficking na yun. Anyway, kaya yan po, ingat-ingatan. Lalo na po, huwag tayong magpakalulong sa sugal kasi marami pong nasisirang mga pamilya dahil sa sugal na yan. Lalo na po yung isabo. Ngayon, may mga nawawala pa at hindi pa makita hanggang ngayon. Kaya para po sa ating magandang kaisipan na nais naming iwan sa inyo ngayong araw na to, yan, iwanan natin yung mga masasamang bagay. Bumunta tayo sa isang positive side of the question. Ito po ang ating quote of the day. However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. Ganun man daw po kahirap, may magagawa ka para magtagumpay. Kaya lang po, gawin natin to ng parehas. Huwag tayong lalabag sa batas. Alam mo, Kuya Roy, this is so true. Kasi ang iniisip po natin, hindi po natin kaya lahat ng bagay. Pero ano lang po yan, temporary lang po yan na lungkot or loss ng feeling sa sarili natin. Always remember, you are capable, you are worthy, and you can do anything you set your mind to, mga katribo. Well said, Attorney Leah. Kaya kung gusto niyo pong makatanggap ng mga maiinit na impormasyon, mga sariwang balita, mga inspiring words, laging panoorin, pakinggan, i-browse at basahin ang gising na sa Teleradyo Bandido TV Scene on Sky Cable sa 224 and TV Plus boxes, GMA Affordable Box and WTT boxes, simulcast on DCRJ 810 AM, Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube, tribune.net.ph sa internet at pahayag ang Daily Tribune. Ang gising na ang kauna-unahang Omnimedia program at ang lagi niyo makakasama sa almusal na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. At iyan ang kabuuan ng ating balita at istorya ngayong umaga. Samahan niyo muli kami bukas para sa mga latest news and happenings. Ako po si Katribong Leah Badillo Crisostomo. At ako naman po si Katribong Roy Pelovelio at ito ang Gising na! Thank you.
magbabakuna kayo. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Ang bayan kong Pilipinas, hirap ang dinadanas. Sari-sari ang problema dahil sa pandemya. Matapang ang Pilipino, matapang tayo. Kakayanin natin to, kaya natin to. Like Andres Bonifacio, he is our hero. Hindi atakbo, hindi atakbo. Pagpapaturok ka ba? Sugilin na ang pandemya. Pagpapaturok ka ba? Huwag mawalan ng pag-asa. May pag-asa. Malapit na ang ginhawa. May ginhawa. Mawawala ang pandemya. Mawawala na rin yan. It's gonna be okay na. Okay na. Pagpapaturok ka ba? Sugilin na ang pandemya. Pagpapaturok ka ba? Daily Tribune and 100.3 RJFM. Magpabakuna kayo.
Thank you.